Nakita mo na yung magiging anak natin. Pero Lia, panaginip lang yun. Parang totoo eh. Nung nakita ko siya, tapos nung tinawag niya ako, Mommy, siguradong-sigurado talaga ako na siya talaga yung magiging anak natin eh. Mateo, ang cute niya. Kung sakasakali man na siya nga yung baby natin, magiging magandang anak natin. Hindi ha. Lahat ng gagaling sa'yo, lahat maganda. Where have you been? I've been so worried about you. Paano mo nalaman na nandito ko? Sinabi ko sa guard to call me as soon as you arrive. Sorry, Dad. Naisipan ko lang bigla mag-out of town. Lumayo. Hindi sumagot ng mga tawag. What is this? What have you been doing? That fight club that you and Mateo used to go to? Ano naman kung oo? Aren't you supposed to be happy? Sumusunod lang ako sa yapak na magaling na Mateo Rodriguez. Mahilig sa basag ulo noon. Kapita-pitagang pinuno ng mga bampira ngayon. Naiwalay po sila. Medyo malayo-layo po kasi yung camp namin. Doon pa po. Wala kayong narinig na kahit anumang ingay?
halulong ng hayop. Yun ang malakas. Pero maliban doon, wala na ho. Pareho ba silang may dalang bag? Oo, pero hindi ko alam kung bakit isa na lang yun dyan. Baka nakaladkad ng hayop na umatake sa kanila. Nakita ko siya, Mami. Nakita ko yung anak ko. Isang batang babae. Mukhang anghel. Alam ko panaginip yun, pero bakit sigurado ko na siya yun? Sinusubukan niya na akong kausapin kahit nasa loob pa lang siya ng tiyan ko. Espesyal ang anak ko, pero hindi sa paraang dapat katakutan. Pipilitin ko makinig sa akin sila, Tito Abrahama. Pipilitin ko ulit sila makita na pwede namin mabagong propesiya. Ito yung mga kapitbahay namin para bumati sa inyo. Oh, bati na, uy! Congratulations! Yes! Taas niyo naman yan! Taas niyo naman! Son, I know you're having a hard time seeing Mateo and Leah together again. But I want you to know how proud I am of you taking everything like a man. Dalawang kabataan na parehong graduating nursing students ang natagpong patay ngayong umaga pagkatapos di umanong atakihin ng isang mabangis na hayop habang nagka-camping. Kinilala ang mga biktima bilang sina Glenn Lopez at Tyrone Masilang, mga estudyante ng St. Jude University. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ay napahiwalay din umano ang dalawa sa kanilang. Jethro, nagpakita ba uli siya si Barang? Eh, gusto kong imbestigahin pa natin ang propesiyang ito at yung sinabi ng gabay tungkol sa magiging anak ni Lalia. Gusto kong maging sigurado bago tayo gumawa ng ayong hakbang. Anong sinasabi mo, Jethro? Dahil sa akin, nalaman niyo yung tungkol sa unang propesiya. Maraming nasira at nawala ng buhay dahil doon. Tapos ngayon, eto na naman. Narin niyo si Kuya matayo kagabi, diba? May mga nasasaktan na dahil sa akin. Jethro, hindi mo kasalanan. Pero pakiramdam ko kasalanan ko eh! Lagi nilang ako ang nagdadala ng mga masamang balita! Alam mo sana, hindi ko na lang nakita kung bolang to. Alam mo sa'yo na lang dahil ayoko na! Jethro! 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 Ah!